Good morning po. Kilala naman ninyo po ako bilang si Ka-Freshness Wilbert Tolentino. Siguro naman, naiintindihan naman ninyo bakit ako gumawa ng video na ito. Malungkot lang sabihin na bakit ko ginawa tong video. Sumakto pa pang second year kong anniversary sa vlog industry. Ikinalulungkot ko na first vlog ko to na parang malungkot dahil lahat ng content ko gusto ko happy, happy vibes lang, good vibes lang para sa lahat. Pero since nakita naman ninyo ang post ng aking mentor, si Ma'am Shizainab, ang daming mga audience, fans, sebis, mga ka-freshness, mga nagmamalasakit, nagsisend sa akin screenshot, at maraming nagtatag Wilbert user. Masakit para sa akin yung pinost mo at pinabayaan mo na ifiesta ang pangalan namin at lahat kami damay-damay. Gusto ko lang iklaro ang mga batiko sa akin. Napanood ko ang YouTube ni Mark or kilalang MG na sinabi na fame ang hinahanap ko. Mag-50 years old na ako, hindi ko kailangan ng fame na yan dahil well-established ako at self-made guy ako. May social media ako or walang social media sa akin ay mabubuhay po ako. It so happened, during pandemic, marami akong entertainment bar. Kailangan ko isagip ang buong entertainment industry. So bilang isang bar owner, gumawa ako ng YouTube channel para edge ko sa ibang bar na meron akong channel. So ang unang nag-introduce sa akin sa industriya ng vlog industry ay si Ma'am Shizainab Laparan. So, since si Shasna ay nakachika ko, sabi niya sa akin, ang makakatulong sa'yo ay si Jomar Lovena. Si Jomar Lovena ang nagpakilala sa akin kay Zainab. During that time, nakwento naman sa akin ni Jomar na si Zainab ay naghahanap din talaga ng racket. At medyo gipit siya, kaya ginawa niya akong customer. So, kung napapanood niyo yung vlog ko, lagi ako nag-a-acknowledge kay Seb dahil sinasabi ko na isa sa mga tao tumulong sa akin sa industriya. Hindi ako hipokrito, galing to sa puso, lagi ko ina-acknowledge silang dalawa ni Jomar. Sila naman talaga ang nagsimula sa YouTube channel ko. Para sa kaalaman lang ninyo, linayo niya ako kay Jomar at buong Team Horror. Kaya makikita nyo na wala na si Jomar ng very, very long time dahil puro siya na po. Siya na nag-take over. Siya na rin po nagmando sa channel ko. Siya rin ang nadidikta sa akin kung ano yung mga dapat gawin. So, nung during nag-collab kami, every content po, bayad po siya. Actually, yun po yung rinakit na niya sa akin at tinuloy-tuloy na niya. Paglinambing niya ako sa lahat ng kailangan niya, pabor niya, para sa pansarili niya, sponsorship, or lahat ng charity, wala akong regret sa pagtulong dahil kahit wala sa vlog ko or nasa vlog ko, okay lang sa akin yun kasi tinulungan naman din ako ni Seb. Pero gusto ko lang i-clear sa inyo, sa harap ng camera, ipinakita niya sa inyo na siya ang nagbigay. Sa harap ng camera, alam ninyon lahat na siya ang tumulong. Pero pag wala sa camera, hindi ninyo alam na ako yung nagbayad. Gusto ko lang i-share lang din sa inyo kasi ayoko rin na magkaroon ng misinterpret na nagkukwenta ako or nakikipagsumbat ako. Gusto ko lang i-clear para maging klaro para sa inyo. So kahit bayad yung per content namin, hindi ko ikinalat na bayad yan per content. Hinayaan ko lang na gumanda ang imahe niya na siya ang tumulong sa akin. Yun yung totoo. On my part, syempre kasama sa promotion at sa deal namin kung ano na pag-usapan namin. I don't see anything wrong kung talaga nagpo-promote siya at sa paningin naman ninyo ay libre yun. Si Zainab ang naghihingi sa akin ng content. Siya ang may kailangan sa akin. At sasabihin niya sa akin, i-upload niya sa YouTube channel niya para makilala ako ng mga Team Sebis. Pero after few weeks, iti-take down niya. Yun yung masaklap. Siyempre, kinuha niya si paring Daryl, 400 plus siya 400. So 800 yun. 800 ko pagka after 2 weeks na wala na kasi titake down niya. Ano kaya mararamdaman nyo rin, di ba? Pero wala kayo narinig. Kinocompensate ko, wala ako pinost sa social media at hindi alam ng tao. So ang pagkakaalam ninyo, free lang ang tulong. Kung free lang ang tulong, dapat tinulungan niya muna ang buong Team Sebis niya at makareach ng 1M. Kaya yung natulong niya sa akin na 700,000 subscriber na yun, thankful din ako doon. Pero well compensated naman po. Ito po yung mga listahan, ang mga nakatulong sa akin. So, bawat lahat na nakakollab ko, nakikita ko yung audience at saka traffic na kung paano pinasok nila sa akin. Kaya nakalista po lahat yan. Kung nakikita ninyo yung lahat ng listahan nito, the rest yung 200 plus ay lahat ng mga other YouTubers na mga nakakollab ko. Actually, siya rin naman din ang nagdala ng maraming influencer sa akin para makollab ko. Alam naman ninyo si Hipon, di ba? Lagi yan nasa vlog ko na lagi ko in-acknowledge kaya nakilala ko si Hipon ay dahil kay Ma'am Shizel.
Seb. Tama naman, si Ma'am Shiseb talaga nagdala sa akin kay Hipon. Dahil during pandemic, kung napanood ninyo ang Tony Talks na in-interview si Hipon, ay yan yung time na walang-wala siya. So, nagmagandang loob si Ma'am Shiseb para ipakilala sa akin. Pero, nung dinala niya sa akin si Hipon para mag-collab kami, kumita siya ng 200,000 na hindi alam ni Hipon. Kasi 100,000 ang sinyarge niya sa akin kay Hipon. So, dalawang content na gawa namin, Fact or Bluff at saka yung Pera or Kaldero. Pinagkakitaan ni Seb si Hipon. Just imagine kung gusto mo talagang tumulong kay Hipon, dapat kinolab mo. Pero ang sabi mo sa akin, hindi mo siya ikokolab dahil mga Sebis mo malilipat kasi magaling si Hipon. Ako, kumpiyansa ako na alam natin mas kailangan ni Hipon yun. Hindi mo siya na-collab at never kayo nagkaroon ng content. Sobrang kawawa si Hipon. Kaya doon ako nag-decide na talagang tulungan si Hipon kasi deserve niyang tulungan siya. So nag-reach out sa akin si Shasna. Sabi niya sa akin, Ma, sabihin mo naman kay Ma'am Shiseb na collab kami. So syempre, nag-reach out siya. So ako naman, nagmagandang loob. So sinabi ko, Ma, gusto ni Shasna na mag-collab kayo. Ang sagot ni Seb, ano mapapala ko? Makukuhanan lang ako ng subscriber. Bakit ako makikipag-collab doon? Mag-isip ka nga, Ma. Wala naman ako makukuha sa kanya. Yun ba sa tingin nyo, good influencer yun? Regarding kay Madam Inuts, nung during nagtatrending siya, nakwento ko kay Seb na si Madam Inuts ay tutulungan ko dahil balak ko is makipag-collab sa kanya. Nung nalaman niya na tutulungan ko si Madam Inuts, inarang niya ako at sabi niya sa akin, bakit doon? Ba't ka pupunta doon? Ma, mag-isip ka bago ka tumulong. Dahil pang 1 week lang ang trending ng ganyang pagmumura kasi social media person ako. Alam ko ang karakas ng social media. Doon ako nagka-challenge at yung kwento ni Madam Inuts during nagka-trending siya sa live niya, nakikita ko ang buhay niya ay buhay din ni Hipon. Kaya nag-reach out ako kay Hipon. Sabi ko, Ma, gusto mo samahan mo nga ako? Sabi ko, magpahako challenge ako. Gusto ko makita rin yung lagay ni Madam Inuts. Samahan mo ako. Sinamahan ako ni Hipon pero gusto ko lang din i-share sa inyo kahit na si Seb ang nagpakilala sa akin kay Hipon. Yung word na may courtesy call, tumawag din ako sa kanya. Ma, kinontak ko si Hipon. Pinasama ko siya. Magko-collab kami ni Madam Inut. Sabi niya sa akin, okay, sige, good. Go ka na lang doon. Pero, mula nun, natabangan siya. Kasi, tinuloy-tuloy ko pagtulong kay Madam Inut. Kaya, never na nag-cross ang landas ni Madam Inut at saka ni Seb. Dahil, on the first place, nakita niya rin si Madam Inut ay isang komedyante rin. Natetret siya kay Hipon at saka Madam Inuts. Kaya wala kayong makikitang may collab silang tatlo or silang dalawa or nag-cross ng landas. Kasi iniisip niya, once na nag-collab, lilipat ang subs niya sa iba. Ganun siya kagaling bilang isang vlogger. Maingat siya. Ganun siya mag-alaga sa subscriber niya. Maipakita niya lahat-lahat ng goods. Pero behind the camera, yun lang dapat alamin niyo. So since nandyan na ako, nagbablog na ako, alam niya na naghahanap ako, nakikipag-collab sa iba't iba. Marami pa siyang hinarang sa akin, lahat ng talent ng Star Image, si Makagago, si Makagwapo, Tony Fowler at yung Toro Family, si Wamos, yan, makikita niyo yung screenshot na yung pinagtawanan pa niya ako, si Wamos, iko-collab mo. Lahat ng nabanggit ko, sabi niya ay trash. Just imagine mo, trash. Kasi once na pag nakipag-collab daw ako, tatablahin daw ako ng lahat. So, nakikita nyo kung gaano siya ka-demand sa akin. Lahat sinusunod ko. Pero, there are some na vlogger na nakipag-collab ako, nakita ko naman na hindi naman pala totoo yung chika niya sa akin. Dahil nakikita ko yung paninira. So, makikita ninyo yung screenshot about kay Alex Gonzaga, si Jamil. Screenshot nito kay Ivana. Si Miss D, best friend niya. Pero nagto-talk shit siya sa best friend niya. Ganyan ba ang kaibigan? Jelay, makikita mo itong screenshot kung ano yung mga nasabi niya. Robby Domingo. Sanya Lopez. Kung ako ay sobrang sarado yung utak ko at talagang nakafocus lang ako sa lahat ng demands niya, until now, naging tuta ako ni Seb. Kasi lahat ng sinasabi niya, kailangan sundan ko. Gusto ko lang i-share sa inyo, gusto ko mag-unite ang lahat ng vlogger. Gumawa ako ng isang chat group. Maraming influencer na inad ko sa isang chat group para gumawa ng organization. Pero hinarang niya. Ang sabi niya sa akin, bakit ka makikialam dyan? Hayaan mo ang problema ng ibang tao na
problema. Just imagine, Zainab Haraki yan. Pero ako, nagmalasakit ako para sa vlog industry. Lahat yan, inintindi ko sa'yo, Seb. Sobrang taas at dinulook up kita, pero hindi ko alam.